So ang gagawin naman natin ngayon, magko-compare natin ng 150 pesos fidget spinner at 90 pesos fidget spinner. Let's go! So una nating buksan itong 150 pesos fidget spinner. So sa packaging pa lang, maganda na siya. Compare naman dito sa 90 pesos. Actually, na-unbox ko na siya dati pa. At nagamit ko na rin siya sa isa sa mga video ko. Check nyo na lang sa description below yung link. Ang next na bubuksan naman natin ay ang 90 pesos fidget spinner. Kung makikita nyo sa packaging, simple lang naman siya. Ito, bagong bili ko lang to, kaya na-excite ako sa magiging results ng pagko-compare natin. So, bago tayo magsimula, ano nga ba ang fidget spinner? Ang fidget spinner ay isang laruan na nakakatanggal daw ng stress. Nakakatulong din daw ito na makapag-focus sa mga ginagawa mo, lalo na sa mga estudyante kapag nag-aaral. So una, tignan muna natin yung mga itsura nila. So ito yung tigo 150. Yung pabigat niya, mga bilog na metal sa nakikita nyo. Tapos yung design niya, parang mga gears. Ayun lang. Ito naman yung tig na 90 pesos. Kulay gold siya, tapos yung mga pabigat niya, mga bakal na hugis bearing. Pero hindi siya bearing kagaya nung ibang fidget spinner na nakikita natin sa internet. Gusto ko yung design nito kaysa dun sa isa. So next na gagawin naman natin, magko-compare natin yung spin time nila. So ito, simulan naman natin. So ayan, patigil na yung blue. Ang gold, tuloy-tuloy pa din. Ito, medyo bumabagay na din yung kulay gold. So ayun, kung i-compare natin yung oras nung tigna 90 sa tigo 150, parang mas matagal pa ata yung mas mura kaysa sa mas mahal. Next naman na gagawin natin, titingnan natin kung makakagawa tayo ng tricks sa mga to. So basically, nakagawa na ako ng tricks sa fidget spinner na to, kaya hindi ko na to gagamitin sa video na to. So ito, simulan na natin. So, parang sila nagagawa ng tricks. So, ayun. Tapos na natin i-compare yung dalawa. Sa nakita ko, parang mas maganda pa yata itong mas mura kaysa dito sa mas mahal. Ang nagustuhan ko lang dito, maliit siya, madaling hawakan. Compare dito malaki na tumatama sa kamay ko. So, ayun guys. Hindi porket mahal ang isang bagay, mas maganda na siya. May mga mura din na minsan mas humihigit pa yung kakayanan kaysa sa mga mahal na bagay, kaya maging practical tayo. So, bago natin tapusin tong video na to, roll cinematics! Shoutout nga pala kay J-Max.
Bro, salamat sa pag-shoutout mo sa akin. Shoutout din pala kay Joaquin Caraig. Tama ba? Check nyo yung channel nila. Lalagay ko sa description yung mga link ng channel nila. Thank you all guys for watching. Sana mag-leave kayo ng like, mag-comment kayo sa baba, at syempre, mag-subscribe kayo sa akin. Salamat!